All right. I hope lahat po yan ay naghanda po ng ating puso at isipan sa pakikinig ng salita ng Diyos. At alam kong handang-handa na po tayo. Amen. All right. Tumayo po tayong lahat at ihanda po natin ang ating tainga, puso. Wala na pong, wala, huwag niyong pahintulutan, mga kapatid, mga kaibigan, ang anumang bagay na humadlang sa inyong pakikinig. Listen, bawat salita na bibitawan po rito ay maaaring yan na ho yung hinihintay para maging turning point ng buhay nyo. Okay? Kaya wag po nating imimiss, kapatid. Wag niyong paintulutan, ano pa mang, kung may mga cellphone kayo dyan, mag-i-store po sa inyo, patayin nyo na po muna for a few minutes. No? Wag niyo munang paintulutan na maggalaw-galaw kayo ng cellphone. No? Wag niyong paintulutan na yan ay makahadlang sa pagkikinig ng salita ng Diyos. Okay? All right. Ako po yung nagpapasalamat sa Panginoon na kasama po natin actually dito mga pastors, tatlong pastors, kasama po natin dito. Kanina narinig po natin si Pastor Bernard at kasama rin po natin si Pastor Morfe rito. So wala po ngayong service ang buong Baguio, mga kapatid, kasi ang buong Baguio ay naririto po. No? At ang ating tagapagsalita ay Pastor ng Christian Bible Baptist Church doon po sa Baguio, PMA, and ako'y nagpapasalamat na kasama po natin sila, no? And tawagan po natin si Pastor RJ Aramilio. Amen! Thank you po. At thank you po. Magandang umaga po sa ating lahat. Tuloy-tuloy na po tayo. Buksan po natin ating mga Biblia sa Deuteronomy chapter number 4. At babasahin po natin a few verses at tuloy-tuloy na po tayo sapagkat yung iba po ay natutulog na po. Malayo na po ang narating. Deuteronomy chapter 4 in verse number 35 at aabutin po natin yung verse number 40. Okay, nandiyan na po tayo. Amen. Verse number 35, ang sabi niyan, Deuteronomy chapter 4, verse 35, "Unto thee it was showed that thou mightest know that the Lord, He is God. There is none else beside Him. Out of heaven He made thee to hear His voice, that He might instruct thee, and upon earth He showed thee His great fire. And thou heardest His words out of the midst of the fire. And because He loved thy fathers, therefore He chose their seed after them, and brought thee out in His sight with His mighty power out of Egypt, to drive out nations from before thee, greater and mightier than thou art, to bring thee in, to give thee their land for an inheritance, as it is this day." Now I like verse number 39 again. "Know therefore this day, and consider it in thine heart, that the Lord, He is God, in heaven above, and upon the earth beneath, there is none else. Amen. Thou shalt keep thee, or keep therefore His statutes and His commandments, which I command thee this day, that it may go well with thee and with thy children after thee, and that thou mayest prolong thy days upon the earth, which the Lord thy God giveth thee forever." Now, ang pag-uusapan po natin, sandali, ay how do we know and treat God in the home? How do we know and treat God in the home? Why home? Bakit po idinamay po natin yung pong tahanan natin? Sapagkat napakalaking bagay po at contribution ang ating tahanan upang gawin natin na isang lugar para makilala at matutunan kung paano tratuhin yung totoong Diyos. Diyos na tinuturo po ng Biblia. Alam niyo po, milyon-milyon po, libo-libo ho ang Diyos sa paligid po natin sa mundong ito.
na kinikilala po na napakarami po mga tao. That's right. Una po, napakaganda yung sinasabi ng ating pastor kanina. Pag pumunta ka sa isang lugar, alamin mo muna anong sadya mo sa lugar na pupuntahan mo. Para alam mo kung paano iset yung mind mo. That's right. At alam mo kung anong klaseng attitude, anong klaseng puso, anong klaseng kaisipan ang dapat meron ka. Katulad po ngayon, nasaan po tayo? Ano pong okasyon ito? Anong activities? Ito po ay okasyon at activities po ng Diyos. At nasa Christian Bible Baptist Church po tayo lahat. Nasa simbahan po tayo. So ano pong sadya natin? Mga kapatid, walang iba tayong sadya dito at rason at dahilan ng ating pagsasama-sama kundi makinig at matuto tungkol sa Diyos. Tayo po isang daling manalangin. Nakilang Diyos, maraming maraming salamat po. Nagpapasalamat po kami sa aming po mga mahal na bisita na sila po'y nakarating. Huwag niyo pong pahintulutan, Panginoong Diyos, na sila po ay hindi po maligtas at susunod sa tubig ng bautismo. Salamat din po sa mga members at salamat din po sa aming pastor. Salamat, Panginoon, na meron kaming Diyos ayon po sa liwanag ng Biblia, Panginoon, na katulad po ninyo. Muli, ngayon po, nakikiusap po kami. Natulungan nyo kami na matuto po muli mula po sa inyo pong salita. Give us wisdom, O God. Ganon din po ang inyo pong lingkod na gagamitin. Patawarin nyo po kami sa aming mga kasalanan at pagkukulang. Sa pangalan po ni Jesus, Amen. Salamat po, maupo na po kayo. Now, dito po sa binasa po natin, ay ito po ay isa sa mga napakalagang aklat sa Old Testament. Na ito po ay tinatawag na Book of Deuteronomy at wala pong ibang may sulat po dito maliban po si Moses. At ito pong pagkakataon pong ito, dapat po natin makita sandali, maunawaan sandali, ay ito na po ang huling aklat. In fact, meron po dito mga chapters na hindi na po naisulat ni Moses sapagkat mga huling pagkakataon na po ito. Subalit, ang napakaganda po dito ay bago po alam po ni Moses na siya po ay kukunin na siya ng Panginoon. Ngunit, inipon po niya yung mga tao, yung mga Israelites. Ito pong mga taong ito ay pinili po ng Diyos. At sila po ay matagal na panahon, sila po ay tumira sa bansang Egypt. At mula doon ay tinawag ng Panginoon si Moses upang sila po ay palayain sa bansang ito, sa Egypt, sapagkat sila po ay inalipin doon. At ang sabi po ng Biblia, ang pangako ng Diyos ay hindi po iyon ang lugar para sa kanila. Kundi meron pong maliwanag at napakagandang lugar na pinangako po ng Diyos sa kanila. Walang iba kundi po yung tinatawag na the land of Canaan. Flowed with milk and honey. At pupunta sila doon po sila titira, yun po yung pangako ng Diyos po sa kanila. So ang ginawa po ni Moses ay inipon po niya ang mga tao. At sila po'y pinaalalahanan po niya sila. Moses, remind the people of what God did or done to them. And He encouraged them. Ni-remind po niya sila ano po yung ipinaalala ni Moses sa kanila. Yung ginawa ng Diyos sa kanila. From Egypt, from the land of bondage, papunta sa napakagandang lugar na pinangako po ng Diyos sa kanila. So inipon po niya sila. Isa sa mga napaka-importante, napakalaga na pinagdiinan at pinagtuunan and emphasize mismo ni Moses sa kanila ay ito po. Ito po mga kapatid, in which ito rin po ang dapat pinakamalaga sa bawat isa sa atin. Natin niyo po, ano po yun? Yung pong pagkakilala sa tunay na Diyos. Yung pong kilalanin po natin yung totoong Diyos. Tinan nyo po dito. Ano pong sabi ng Bible dito? Unto thee it was showed. Balik po tayo doon sa verse number 35. Unto thee it was showed. Ibig sabihin, ipinakita. Ibig sabihin, may nakita po sila. Ano po yung ipinakita o nagpakita at nakita po ng mga Israelites? Walang iba kundi yung totoong Diyos. Tinan nyo po, that thou mightest know.
that the Lord, He is God. That the Lord, He is God. Now, tinan nyo po, napakaganda po ito. Sino po yung mga audience ni Moses dito? In fact, they are the new generation. Hindi na po, sapagkat ang original lamang po dito, si Moses, si Joshua, si Caleb. Pero si Moses, mawawala din po siya. Kukunin po siya una ng Panginoon. Hindi na po siya nakapasok ng promised land. Hindi na po siya nakapasok. So ang kausap po mismo dito ni Moses ay new generation. Ibig sabihin, mga taong hindi na po nakakita ng nakita ni Moses. Mga taong hindi na po nakaranas ng naranasan ni Moses tungkol sa Diyos. Yung mga miracles ng Panginoon, yung mga bagay-bagay na ginawa ng Diyos sa kanila mula pag-alis nila sa Egypt hanggang sa paglakbay po nila, papasok o papunta ng Promised Land for 40 years. Hindi na ho nakita itong mga taong ito ang mga nakita ni Moses. Hindi na ho. So isipin niyo po na maigi kung anong klaseng tao ito mga kausap niya. Now exactly mga kapatid, maging sa bawat isa sa atin, marami pong mga tao, marami pong mga members, pag-usapan po muna natin, tayo pong mga members ng simbahang ito. Meron pong iba sa inyo na hindi nyo na po inabot ang simbahang ito nung tayo po ay nandoon sa BNS. Hindi nyo na po nakita. May mga bagay-bagay na hindi nyo po nakita na nakita po namin, mga kapatid. Meron po. Subalit, mga kapatid, ang napakalaga na dapat makita natin yung Diyos nung tayo nagsimula, mga kapatid, ay siya rin po yung Diyos na Diyos natin. At kung paano po namin nakilala at patuloy nakikilalanin na walang hinto na dapat makilala, ay siya pa rin po yung Diyos na ating Diyos hanggang ngayon at magpakailanman. Sabi nga po ng Biblia, "And today it was showed." Kaya nga mga kapatid, hindi po tayo nandito sa church na nagkataon lamang na tayo po ay nandito, kundi dapat nandito tayo sa simbahan sapagkat sa plano po lahat ng Diyos ito. Kaya po tayo nandito sa simbahan, wala po tayo dapat ibang sadya, kundi sadya na makakilala tayo sa Diyos. Hindi natin pwedeng sabihin, oh matagal na ako dyan, kinaalam ko na yung sinasabi ng ating pastor, alam ko na yung sinasabi ng mga pastor dyan. Mga kapatid, ang pagkakilala sa totoong Diyos ay tuloy-tuloy dapat. Tuloy-tuloy mga kapatid. Kaya tinan nyo po, anong sabi ni Moses dito? "And today it was showed that thou mightest know that the Lord, He is God." That the Lord, He is God. Na makinig po kayo, sino pong kausap niya dito? Hindi lamang po ang mga young people, hindi lamang po mga kapatid ang mga tatay, hindi lamang po ang mga nanay, kundi family, the whole nation. Family, the whole nation. Sabi nga natin mga kapatid, walang bansa pag walang pamilya. Walang gobyerno pag walang pamilya. Sapagkat ang bumubuo ng gobyerno ay bawat pamilya. Di ba napakaganda mga kapatid? At kung ang Diyos po mismo ang nagtayo sa mga institution pong ito, ay dapat po, hindi po dapat natin alisin kung sino po ang pundasyon at nagtayo sa mga institution pong ito, walang iba kundi ang Diyos. Walang iba kundi ang Diyos. Now, tinan nyo po, ano sa Biblia? "There is none else beside me." There is none else beside me. Now, the most important subject must be in the home is God. The most important subject must be in the home is the God of the Bible. The God of the Bible. Diyos, mga kapatid, ang pinakamaimportante at pinakamalaga sa bawat tahanan natin, sa bawat pamilya natin, ay dapat Diyos. Sa gobyerno, dapat Diyos. Sa simbahan, dapat Diyos, mga kapatid. Sapagkat pag tinanggal natin ang Diyos sa bawat institution, mga kapatid, sa bawat individual, magulo, mga kapatid, ang buhay natin. Walang kaayusan. Again, inulit po ni Moses, ano sabi niya? "No, therefore, this day." Ngayong din pong araw na ito, ngayong umaga, anong sadya nyo, bakit kayo nandito? Anong rason, bakit po tayo nandito? Napasama lang ba tayo? Salamat naman, napasama tayo dito. Pero members, bakit kayo nandito?
know therefore this day. Hindi dapat kayo nandiyan para matulog. Kaya makita nyo po, wala pong unan dyan tsaka kumot. Amen? Kaya gumising po kayo. Kasi kanina may nakapikit na po. Ang tungkulin natin, ang sadya natin ngayong umaga, sa sandaling ito, mga kapatid, know therefore this day. And consider it in thine heart. And consider it in thine heart. So dapat nandito tayo, may sadya tayo, may rason bakit tayo nandito, mga kapatid. Kaya dapat buong puso natin sadyain bakit tayo nandito. Ano pong rason? Ano pong sadya natin? That the Lord, He is God in heaven above and upon the earth beneath, there is none else. Katunayan, mga kapatid, sino ang Diyos ninyo bago kayong pumunta rito? Sinong kinikilala natin na Diyos, mga kapatid? Now, the God of the King James Bible must be the most clear and well-defined God in the home. Kasi, kung wala tayong Diyos, mga kapatid, marami pong Diyos sa paligid po natin. At pag nagkamali po tayo ng Diyos, na makilala at kikilalanin, dyan po magsisimula, mga kapatid, ang mga gagawin natin, patuloy na pagkakamali. Alin nyo ba na sa lahat ng ating pagkakamali ay nagsimula lahat yan sa pag-introduce sa atin at kinilala natin sa isang Diyos na hindi naman tama? Lahat po yan. At pwede yung ating pong kikilalanin na Diyos, mga kapatid, pag nagkamali po tayo ng isang Diyos na kikilalanin at makikilala, maari at hindi lamang po maari, o pwedeng magdala sa atin patungo sa impyerno. Pwedeng magdala sa atin, mga kapatid, ng maliwanag na nakapahamakan at kaguluhan ng buhay. Kaya dapat kung meron mang dapat well-defined, clear, na dapat nating kinikilalang Diyos, yung Diyos na itinuturo ng Biblia. Amen! Yung Diyos na itinuturo ng Biblia. At makikilala po natin yung Diyos, mga kapatid, according to God's Word, according to the Bible. Hindi lamang po yung sabi-sabi. Hindi lamang yung sabi ng lolo mo, hindi lamang sabi ng kapitbahay mo. Hindi ho yan, mga kapatid. Hindi lamang yung sinabi ng pare. Ang kagandahan dito, mga kapatid, nagsasalita ang mga pastor, merong batayan, basihan yung ating sinasabi at pinag-uusapan. Alin po yun? The Bible. The Bible, the Word of God. At, of course, mga kapatid, madi-define lamang natin ang Diyos natin ayon sa Biblia. Because we cannot actually define God. God is infinite and we are finite. God is unlimited and you and I is limited. How can you define God? Sige nga, kaya mo bang i-define ang Diyos, mga kapatid? Na tayo po ay limitado, limitado yung isip natin, limitado yung kaisipan natin, yung talino natin ay limitado, samantalang ang Diyos is unlimited. Pero salamat sa Diyos, mga kapatid, makikilala natin at meron tayong masasabi tungkol sa Diyos natin ayon sa Biblia. Ayon sa Biblia. The God is spiritual essence. Intelligent, eternal, good, pure, just, merciful, most free, faithful, a loving God, and of infinite power and wisdom. But the saddest and worst thing is that the real and true God is now the most unknown, uncommon, unfamiliar. And the worst thing is the most enemy in the home. Di po ba? Bakit kaya pag pinag-usapan na natin yung totoong Diyos, yung Diyos na itinuturo ng Biblia, hindi na ho tayo ayaw na natin tanggapin sa loob ng ating pamamahay. Ayaw na natin sumtin sa loob ng ating pamamahay. Di po ba? Kaya nga nakakalungkot yan eh. Sino pa yung dapat makilala, dapat well-known, mga kapatid, well-defined, clear sa ating pamamahay na Diyos, yun pa yung ayaw talaga nating makilala. At sabi ko nga, ang nakakalungkot pa, pagka kaaway na natin ang Diyos. Kaya nga, mga kapatid,
magulo, walang kaayusan, maraming sirang buhay, sirang pamilya, sira ang lipunan, sirang gobyerno, at maging ang bawat simbahan na hindi po kinikilala yung totoong Diyos na itinuturo ng Biblia, King James Bible. Tinan niyo po mga kapatid, tinan niyo po ha, o katulad yan, marami pong mga relihiyon sa paligid natin, marami mga kulto sa paligid natin, hindi lang po libo-libo, napakarami mga kapatid, napakarami, mga Diyos-Diyosan sa paligid natin. Kaya nga mga kapatid, Diyos mula sa Biblia, yung Diyos na mula sa Biblia ang dapat makilala na maliwanag at dapat patuloy na kilalanin at lumutang at kitang-kita sa bawat institusyong itinayo ng Diyos. Because God is the very foundation of all things. Siya naman talagang pundasyon mga kapatid lahat ng bagay. Kaya nga napaka-importante. Now, number one, how do we know and treat God in the home? Alam nyo, ako nararanasan ko po yan, napakasarap pag-usapan ang Biblia sa loob ng bahay kasama mong pamilya mo. Ako napakasarap, mga kapatid. Number one, God must be true and a living God in the home. Dapat, mga kapatid, malaman talaga ng bawat isa na ang Diyos ay totoo at buhay sa loob ng ating pamamahay. John 17:3, sabi diyan, and this is life eternal, that they might know thee, the only true God, and Jesus Christ, whom thou hast sent. Merong totoong Diyos, mga kapatid. Sapagkat pagka hindi natin kinilala ang Diyos na totoo, maling Diyos ang makikilala natin, mga kapatid. Now, tinan niyo po ito. Napakagandang talata ito. Isaiah chapter 40. Tinan niyo po ito. Punta lang natin sandali. Isaiah chapter 40, verse number 18. Napakagandang talata po ito para ma-remind po tayo. Isaiah 40, verse number 18. Tinan niyo po. Kasi dapat, alam niyo ba, tatratuhin natin ang isang persona depende sa pagkakilala natin. Di po ba? Yes, ulitin natin. Tatratuhin natin ang isang persona depende sa pagkakilala natin. Right. Tinan niyo po, paano natin tinatrato yung Diyos natin? Tinan niyo po, sinabi ng aklat na ito sa pamagitan ng Isaiah, sinabi ng Diyos, to whom, verse number 18, Isaiah 40 verse number 18, to whom then will you liken God? Saan natin kinukumpara ang Diyos natin? To whom then will you liken God? Or what likeness will ye compare unto Him? Sige nga po, nakikinig ba tayo mga kapatid? Anong klaseng Diyos ang pagkakilala natin? Anong klase, sinong Diyos ang kinikilala natin? Now look at verse number 19. The workman melted a graven image. The workman melted a graven image. The goldsmith spreaded it over with gold and casted silver chains. Nangyayari po ba ito o hindi? Di ba may mga tao, mga kapatid, nang pagkakilala nila at ang alam nila ng Diyos ay ito lang, inukit na bato, inukit na kahoy, inukit na silver, inukit na gold, pero tignan natin, he that is so impoverished that he hath no oblation, chooseth a tree that will not rot. He seeketh unto him a cunning workman to prepare a graven image that shall not be moved. Di ba maliwanag yan mga kapatid? Have ye not known? Have ye not heard? Hath it not been told you from the beginning? Have ye not understood from the foundation of the earth? It is he that sitteth upon the circle of the earth, and the inhabitants thereof are as grasshoppers that stretcheth out the heavens, and as curtain, and spreadeth them out as a tent to dwell in. And then sabi ni Biblia, sa verse number 24,
23 that bringeth the princes to nothing, he maketh the judges of the earth as vanity, yea, they shall not be planted, yea, they shall not be, not be sown, yea, their stock shall not take root in the earth, and he shall also blow upon them, and they shall wither, and the whirlwind shall take them away as stubble. To whom then will ye liken me? Or shall I be equal? Sayeth the Holy One. Mga kapatid, din nyo na maigi, ganun ba ang pagkakilala natin sa Diyos? Yung mga bagay-bagay na parang gawa mula sa kamay ng tao? Samantalang mga kapatid, ang sabi ng Biblia, lift up your eyes on high and behold who hath created these things that bringeth out their host by number. He calleth them by all, by names, by the greatness of his might, for that he is strong in power, not one faileth. And the sabi ng Biblia, why sayest thou, of verse number 28, hast thou not known? Hast thou not heard that the everlasting God, the Lord, the creator of the ends of the earth, fainteth not, neither is weary, there is no searching of his understanding. Yun yung totoong Diyos, mga kapatid. Amen? Yun yung totoong Diyos. Say, kaya nga sabi ng Biblia, mga kapatid, chapter 46, to whom will ye liken me and make me equal and compare me, that we may be like? Mga kapatid, karamihan, ganyan po tayo, mga kapatid. Ang Diyos na gusto nating kilalanin ay depende kung anong gusto natin. Yeah. Di po ba? Karamihan ng mga tao, mga kapatid, yan ang gusto natin na Diyos na maging Diyos natin. Yung tayo po ang nasusunod. Tayo po gusto natin kung anong itsura yung Diyos natin, kapatid. Anong size or whatever we want, kapatid. Yun ang gusto natin na Diyos. Pero anong sabi Biblia? Yung Diyos na totoo ay siya po yung lumikha ng langit lahat ng bagay, mga kapatid. Yun yung totoong Diyos, mga kapatid. Ibig sabihin, siya po ang dapat masunod. Tinan niyo po, Jeremiah chapter 10, verse number 10. But the Lord is the true God. He is the living God. Amen. He is the living God. An everlasting King. At His wrath, the earth shall be trembled, and the nations shall not be able to abide His indignation. Mga kapatid, dapat po nating makilala at ipakilala, mga kapatid, na ang Diyos na totoo sa ating pamilya ay totoong Diyos, hindi yung patay na Diyos, hindi yung gawa sa kamay ng tao na Diyos, kapatid. Hindi yung ibinebenta na Diyos, mga kapatid. Hindi yung sinasabit sa dingding, hindi yung pera, hindi yung profession natin, hindi ano pa mang bagay. Kaya ang sabi niya, there is none else beside God. Yung Diyos ng Biblia natin. King James Bible. Mga kapatid, kayang hirap na hirap tayo. Hindi tayo makaahon-ahon sa mga kapatid, makaahon-ahon sa pasa. Iba't ibang problema natin sapagkat baon na baon tayo sa kahirapan, kahirapan sa pamilya, kahirapan ng ating gobyerno, kahirapan ng ating bansa, sapagkat maling Diyos ang meron tayong kinikilalang Diyos. So balit mga kapatid, kung meron tayong Diyos na totoo, kapatid, at tinatrato natin na buhay yung Diyos natin, ay lahat po tayo ay nadadali ng Diyos sa kaayusan. Yep. Ang tanong mga kapatid, buhay ba yung Diyos natin sa bahay? Totoo ba yung Diyos natin sa bahay? Totoo ba yun mga kapatid? Alam nyo nakakalungkot mga kapatid, minsan tayo mga matatagal ng miyembro, ay tayo pa ho ang hindi makitaan ng tunay na Diyos mga kapatid. Maaring tayo, ayos na tayo, kilala natin, ayos na yung Diyos natin, maliwanag na sa atin. Pero nakakalungkot pagka yung mga anak natin ay hindi po kinilala at hindi po trinato katulad ng pagtrato natin mga kapatid. Sa Diyos na totoo kapatid, may problema po tayo sa bahay. Sabi ko nga, minsan mas kilala pa yung 500 pesos kaysa salita ng Diyos, kaysa yung Diyos natin. Diba? Pakitaan mo lang mga kapatid, pakitaan mo lang yung mga bata ng 1,000 pesos at sinabi mo, let's go to Jollibee. Walang kahirap-hirap yan. Hindi yan aantukin. Pero pag sinabi natin, anak, magbihis kayo, kinakailangan maaga tayo, hindi dapat tayo malate, nasa church tayo, maghapon tayo sa church, pahirapan! Diba pahirapan? Kinakailangan pa tayong magpaluan bago maligo at magpaluan mga kapatid.
Linggong-linggo ng umaga, lahat nakasimangot. Bakit? Pilitan lahat. Pilitan lahat. Samantalang pag sinabi nating Monday, sa Jollibee tayo, sa McDonald's tayo, everything, kapatid, ay masigasig. Pag sinabi nating, oh, McDonald's tayo, pero pag sinabi nating, mga anak, Sabado, mag-visitation tayo, mag-follow-up tayo, ganitong araw, mag-Bible study tayo, lahat tayo mag-involve. Pero bakit pahirapan? Ibig sabihin, mga kapatid, hindi po kilala yung totoong Diyos na buhay, Diyos na mula sa Biblia. Ambira, alam nyo, masasabi ko to sapagkat may anak din ako. Pambira, sabi ko, pag nagdidibosyon kami, tapos nakasimangot lahat, sabi ko, bakit nakasimangot tayo? Ipagkain natin ng ating babasahin, the sweetest food, the word of God. Ano sabi niya? Sweeter than honey, sweeter than McDonald's and Jollibee. Tapos nakasimangot tayo, samantalang pag sa Jollibee, Thai fried chicken ako, Thai french fries ako, Thai ano ako ganito, Thai yung ano, yung ice cream. Di ba? Pero bakit kaya soul winning? Nakasimangot lahat, pipilitin pa. Kinakailang kukunin yung dos por dos at magpaluan pa. Mga kapatid, maaring walang maliwanag na pagkakilala sa tunay na Diyos sa ating pamamahay. Di ba? Bakit mas pinipili, mga kapatid, yung mga ating mga anak sa barkada, sa outing, kaysa mga activities patungkol sa simbahan? It is simply because, maaari, mga kapatid, hindi po well-defined and clear yung Diyos ng Biblia natin. Kaya sabi ko sa mga anak ko, alright, bago tayo magbasa ng Biblia, pwede ba mag-smile tayo lahat? Ngiti kami. Ngiti lahat. Kahit bagong gising, yung sinasabi nila, huwag mong biruin yan, bagong gising, kalokohan yon. Eh di ba mas magandang umiti pag bagong gising ka? Ang pagkakaiba lang, mabaho ang hininga. Pero ang punto doon, fresh ang isip, di po ba? Magmumug lang tapos sabay nulok. Mga kapatid, God must be true in the home. Dapat totoo yung Diyos natin. Dapat tratuhin natin na totoo talaga. At kung totoo yung Diyos natin, buhay. Buhay yung Diyos natin, kaya sabi niya, but the Lord is the true God. He is the living God. And everlasting, everlasting King. At His wrath, the earth shall be trembled. Akalain mo yan kung anong klaseng Diyos meron tayo? Di ba, mga kapatid? Yung Diyos natin, kapatid, ay hindi sinakasabit sa dingding. Yung Diyos natin is everlasting God. True and living God. Buhay, totoo. Ibig sabihin ka, mga kapatid, kaya tayong ipagtanggol pag may problema ang ating pamilya. Kaya tayong iahon pag tayo po'y bumagsak, mga kapatid. Kayang ayusin yung ating problema pag may problema tayo. Sapagkat hindi lahat ng ating problema kayang ayusin ng tao. Samantalang, mga kapatid, salamat na may Diyos tayo na kaya niyang ayusin kahit anong problema natin. Yan yung Diyos natin. Number two. Another thing, mga kapatid. Ano sabi Biblia? God, our God, is not a liar. Alam nyo ba, ng Diyos natin hindi sinungaling? Di ba? Bagamat tayo sinungaling, pero ang Diyos natin hindi sinungaling. Di ba napakaganda yan? Na meron tayong Diyos na hindi sinungaling? Amen? In Titus chapter 1 verse number 2, alam natin ito. Napagandang talata. Ano sabi ng Bible diyan? Titus 1:2, in hope of eternal life, which God that cannot lie. Di ba napaganda, ma-introduce natin sa ating mga anak, yung Diyos natin di sinungaling. Kaya huwag kang magsisinungaling. In hope of eternal life, which God that cannot lie, promised before the world began. Meron tayong Diyos na hindi sinungaling. Pangalawa,
God must be true. Number two, God must be visible in the home. God must be visible in the home. Of course, mga kapatid, ang Diyos natin is invisible. Hindi makita. Pero makikita natin ang Diyos natin sa pamamagitan ng kanyang banal na salita. Sabi nga ng Biblia, Romans 1:24, the invisible things of Him from the creation of the world are clearly seen. Amen. Hindi man natin makita ang invisible na Diyos natin, pero maliwanag, mga kapatid, kitang-kita natin yung mga gawa ng Diyos natin. Being understood, pwede natin maintindihan by the things that are made, even His eternal power and Godhead, so that they are without excuse. There is no excuse to understand who is our God. Wala tayong rason, mga kapatid, para hindi natin makilala yung Diyos natin at maintindihan na maliwanag, mga kapatid, at makilala yung ating Diyos, kapatid, sapagkat may Biblia tayo. Ipinapaliwanag ang Biblia kung ano yung puno. Ipinapaliwanag ang Biblia bakit may langit. Ipinapaliwanag ang Biblia lahat ng iba't ibang creation kasama tayo doon, sapagkat totoo yung Diyos natin. Buhay yung Diyos natin. Hindi patay yung Diyos natin. Colossians 1:15, sabi ng Biblia, and verse number 16 to 17, who is the image of the invisible God, the firstborn of born of every creature. For by Him were all things created that are in heaven and that are in earth, visible and invisible, whether they be thrones or dominions or principalities or powers. All things were created by Him and for Him, and He is before all things, and by Him all things are consist. Hindi natin maintindihan ito, mga kapatid, pag wala tayong Biblia. Hindi natin maunawaan ito. Pero salamat sa Diyos, mga kapatid. Yung mga invisible, hindi natin nakikita. Hindi nakikita yung naked eye natin na sinasabi natin. Pero nakikita natin dahilan sa salita ng Diyos. Dahilan sa salita ng Diyos. Katunayan, mga kapatid, maraming mga bagay-bagay na mahahalaga na hindi nakikita ng ating mata. Pero nakikita ng ating pananampalataya, dahilan sa ating pananampalataya. O nakikita natin dahilan sa ating pananampalataya. Di po ba? In fact, mas mahalaga yung mga bagay-bagay na hindi nakikita ng ating mata na dapat nating makita dahilan sa pananampalataya natin. Tinan niyo po, pag wala tayong Biblia, paano natin malalaman yung tungkol sa impyerno? Pag wala tayong Biblia, paano natin malalaman yung tungkol sa langit? Pag wala tayong Biblia, paano natin malalaman yung totoong tagapagligtas natin? Gagawa tayo ng sarili nating tagapagligtas? Gagawa tayo ng sarili nating pamamaraan upang tayo maligtas? So, mga kapatid, maraming nakikita ng ating mga mata na nagdudulot sa atin ng kapahamakan. Pero marami tayong dapat makita na hindi nakikita ng ating mata na magdudulot sa atin, mga kapatid, ng kagandahan ng ating buhay. Walang iba kundi Biblia natin. At dahilan sa pagkakilala natin sa Diyos. Sabi na Biblia, 1 Timothy chapter 1, verse number 17, now unto the King, eternal, immortal, invisible, but the only wise God, be honor and glory forever and ever. Amen. Mga kapatid, hindi man natin makita, tatay, nanay, mga anak natin, hindi natin nakikita yung Diyos natin. Pero meron tayong Diyos na eternal, immortal, invisible, the only wise God. Be honor and glory forever and ever. Amen! Yan ang dapat makita ng ating tahanan na Diyos, mga kapatid. Or else, mga kapatid, mas mahalaga sa kanila ang pera. Yung pera nilang gagawin nilang Diyos, mas mahalaga sa kanila ang profession. Hindi o masama ang profession, pero pag trinato natin yung profession natin na mas mataas sa Diyos natin, mapapahamak po tayo. Samantalang, mga kapatid, walang bagay sa buhay natin na dapat tratuhin na pinakamataas sa buong buhay natin, walang iba kundi ang Diyos natin. Hindi yung profession natin, hindi yung pera natin, hindi yung kayamanan mo, ano ba bang mga bagay, kundi yung Diyos, mga kapatid. Sige, mas mataas ang pera mo sa Diyos,
ipapahama ka ng pera mo. Sapagkat anumang bagay na tinatrato natin na mas mataas sa Diyos, doon tayo mapapamahal. Ano sabi ng Biblia? The love of money is the root of all evil. That's right. Ilang mga tao na po ang napahamak dahilan sa yung dahilan doon sa pera na ginawa nilang Diyos. Maging mga Kristiyano. Di po ba? Marami pong napapahamak maging mga tayo pong mga mananampalataya. At minsan pinag-aaway-away po tayo dahilan sa pera. Alin nyo kung bakit? Sapagkat mas mataas ang tingin natin sa pera. Katunayan mga kapatid, may mga Kristiyano na hindi nagkakasundo. May mga Kristiyano na hindi nag-iimikan. May mga Kristiyano na hindi nagtatratuhan ng tama ayon sa Biblia. Alin nyo kung bakit? Sapagkat nasan yung Diyos natin? Alin nyo ba kung sinong Diyos natin? Nagpapatawad ang Diyos natin. At kung meron kang Diyos na madaling magpatawad, bakit hindi tayo madaling magpatawad? Di po ba? Yan ang pinakamaganda mga kapatid eh. Kaya yan ang kagandahan pag may Diyos tayo na totoo. At sisimulan natin na magkaroon tayo ng Diyos na totoo mula sa loob ng ating tahanan. Huwag lang makita na mga kapatid ang Diyos sa atin pag nasa sa loob tayo ng simbahan. Dapat doon pa lang sa bahay. Kung ako bilang tatay, mahalaga sa akin na makakilala ako at kilalanin ko at tratuhin ko ang Diyos na matnatama. Hindi ba man napakaganda? Dapat yung misis din natin. At kung maganda sa ating bilang tatay, maganda sa misis natin, di ba napakaganda rin? Na dapat may pagkakilala at pagtrato na maayos mula tatay, nanay, hanggang sa mga anak natin. Isipin niyo po kung anong klaseng pamilya meron tayo. That's right. Di ba? God must be visible in the home. Is your God visible or invisible? Come on. And number three, God must be alone. God must be alone. And therefore, there is no other gods in the home. How many gods we have in the home? Hindi lang natin napapansin yan, mga kapatid. Pero ilan ba talaga ang Diyos natin? Balik po tayo doon sa text natin. Tinan niyo po yan. Anong sabi ni Biblia? Ang liwaliwanag, verse 35, and to thee it was showed. Ipinakita na. Kaya ngayong umaga, mamayang hapon, every time na tayo po nandito sa simbahan, anong pinapakita sa inyo? Yung totoong Diyos. At ang sabi ng Biblia, that thou mightest know that the Lord, He is God. He is God. Therefore, anong sabi ng Biblia? There is none else beside Him. Inulit niya uli. Know therefore this day. Kabilin-bilinan ni Moses itong mahalagang bagay na ito, mga kapatid. Kasi pagdating niyo dun sa Promised Land, sabi ni Moses, pag hindi mananatili itong Diyos na dapat ninyong makilala, yung Diyos natin na naglabas sa atin sa Egypt from the land of bondage, from the bondage of sin. Kaya mga kapatid, at dinala tayo dito at dadaling kayo sa Promised Land. Pag makakalimot kayo dito, maari tatangkilikin nyo yung Diyos na mga tao doon, yung mga taong madadatnan ninyo doon. Na makinig kayo mga kapatid. Sino po ang nagpatawad ng ating kasalanan? Di ba? Si Kristo, di po ba? Di po ba ang Diyos? Sino nagbigay sa atin ng buhay na walang hanggan? Si Kristo pa rin mga kapatid. Sino nagdala sa atin sa simbahang ito? Si Kristo. At tiyak, sinong nangako sa atin na may buhay na walang hanggan tayo? Si Kristo pa rin. Na makinig po. Huwag na po tayong tumanggap pa at maniwala pa ng sinumang Diyos sa mundong ito. Na ako, may batayan ako sa Diyos ko. Maliwanag yung Diyos ko. Hindi Diyos-Diyosan. Alam niyo ba pag sinabi mong Diyos-Diyosan? Hindi tunay. Kaya ngayong asa-asawaan, di ba? Pag sinabi mong asa-asawaan, hindi tunay yun. At pag sinabi mong bahay-bahayan, hindi tunay na bahay yun. O kaya nga kayo mga merong asa-asawaan dito, tumigil na kayo. Bakit? Hindi naman tunay yan eh. Di ba? Anong ibig sabihin ng hindi tunay? Akalahin mo na ang sabi ng Biblia. At tinan niyo po ito.
Meron pong talata dito na sinasabi ni Moses o ni David, Psalms 115. Tindan po natin sandali. Psalms 115, sabi ng Bible dito. Tignan niyo po. Verse number 1, "Not unto us, O Lord, not unto us, but unto thy name give glory for thy mercy and for thy truth's sake. Wherefore, should the heathen say, where is now their God?" Where is now their God? Di ba nakakalungkot pag pinagsabihan tayo ng ganyan? Nasaan yung Diyos nyo? Tapos dito ka nagsisimbang? Ha? Kaya nga kayo mga Bible student, sabi nga ni Pastor kanina, parang wala kang narinig. Di ba? At pag tinanong ka, dati kang Bible student, dati kang nagsishare, dati kang nagba-Bible study, dating maayos ng suot mo, tapos bigla kang huminto, lumayo sa simbahan, alam nyo, may mga tao nagtatanong dyan, where is now thy God? Pero tinan nyo po, "But our God is in the heavens. He hath done whatsoever He hath pleased. But our God is, their idols are silver and gold. Their idols are silver and gold, the work of men's hands. They have mouths, but they speak not. Huh? Eyes have they, but they see not. They have ears, but they hear not. Noses have they, but they smell not. They have hands, but they handle not. Feet have they, but they walk not. Neither speak their through their throat. They that make them," pakinggan nyo itong ganda nito, "like, are like unto them. Amen. So is everyone that trusted in them." Amen. Alam nyo ba yung mga gumagawa ng ganyan? Sabi ng Biblia, katulad nila yun. Ha? Ang tanong ko sa inyo ganito, gusto mo ba na magkaroon ng Diyos na pag tumawag ka at humingi at hihingi ka ng saklolo o tulong sa Kanya, eh hindi ka kayang pakinggan? That's right. Yeah. Ha? Samantalang ang Diyos natin, mga kapatid, lahat guided tayo ng Diyos from eternity to eternity. Kaya mga kapatid, ilan ang Diyos natin sa bahay? Amen. Minsan, ang Diyos natin si Mrs., bakit siyang nasusunod? Minsan, mas takot tayo sa Mrs. natin kaysa Diyos. Bakit? Isang kisap lang o isang tingin lang ng ating mga Mrs. Pagtagtagirger tayo ng apo. Ha? Nagyudayay? Mas takot pa tayo sa misis natin, mga kapatid, kaysa sa Diyos natin. Ha? Pag nagtampo yung misis natin, nasasabi natin, sige na nga, pagbigyan na nga kita. Ha? Amen. Pastor pa yun. Ha? O, sabi ko kay sila, huwag mo na akong takutin, matagal ng takot ito. Oh, totoo yung mga kapatid. Oh, magkukunwari pa tayo. Come on. Ha? Come on, sir, come on. Minsan si Bunso. Minsan yung mga miyembro ng ating pamilya. Minsan ang magsigasigaan yung mga anak natin. Kaya sabi ko sa mga anak ko, huwag kayong magsigasigaan. Ay, papaluin ko talaga kayo. Mga kapatid, ulit, ilan ang Diyos ninyo sa bahay? Alam mo, pinakamahirap na buhay, pinakamahirap na pamilya, pinakamahirap na simbahan, ang pinakamahirap na kalagayan, yung marami kang Diyos. Kaya nga mga kapatid, tayo, siguraduhin natin na yung Diyos natin, totoo. Ipakita natin na totoo yung Diyos natin. Kasi minsan, tinan mo ha, lalo na pagkaanak natin, nakapag-aral na, tapos sila na yung medyo malaking perang binibigay sa bahay natin, tapos gusto niyang i-direct yung ating leadership bilang tatay. Teka muna, kung gusto mo, no, gusto mo na
na ikaw na masusunod mo, masusunod, edi umiwalay ka na. Pero habang ako nabubuhay, huwag mo ako munang pangunahan. Bakit? Nasa Bible yun eh. Isa lang ang itinalaga ng Diyos na leader sa bahay. Ganon din po ang leader ng simbahan. Di po ba? Tinan niyo po, isipin mo na maigi kung sampu ang leader sa bahay. Ibig sabihin, sampu ang tatay sa bahay. Bakit? Merong sampung Diyos sa loob ng bahay. Ang hirap po. Napakahirap. Ha? Nasiguraduhin natin mga kapatid. Madaling mag-amen. Pero mamaya pagdating na naman natin, ilan na naman ang Diyos natin? Magbibigay ka, may magku-question. Ibibigay mo yung tithes and offering mo, may magku-question. Ha? Magsisimba ka ng umaga, may magtatanong. Hapon, lahat, magdi-devotion, lahat ng gagawin mo tungkol sa Diyos, Diyos na mula sa Bibliang ito, lahat ku-questionin. Teka muna, bakit mo question ito? Eh, salita ng Diyos ko ito. Di ba? Hindi ikaw ang Diyos, hindi ikaw masusunod. Ito ang masusunod. Yung nagsalita dito, yung may sulat dito, yung dapat nating sundin. Ay mga kapatid, ito ang ipirmis natin sa loob ng ating pamamahay. Pang-apat, paano natin tratuhin at kilalanin ang Diyos sa loob ng ating pamamahay? Pang-apat, God must be the first and most love in the home. Most love in the home. Ha? Alin ang sinong minamahal ng buong pamilya ninyo? Sabi ng Biblia, Deuteronomy chapter 6 verse number 5, "And thou shalt love the Lord thy God with all thine heart and with all thy soul and with all thy mind." Ha? Kung meron man dapat kaibig-ibig at iniibig ng buong pamilya sa loob ng bahay, mga kapatid, sa loob ng simbahan, walang iba kundi yung Diyos na totoo, mga kapatid. Hindi pera at anumang personality, mga kapatid. Sapagkat ang utos ng Diyos, "And thou shalt love the Lord thy God with all thy heart and with all thy soul and with all thy mind." 1 Corinthians chapter 8 verse number 3, "But if any man love God, the same is known of him. But to us, there is one God, the Father, of whom are all things, and we are in Him, and one Lord, Jesus Christ, by whom are all things, and we by Him." Karapat dapat nating mahalin ang Diyos sapagkat ang sabi ng Biblia, He first loved us. Huwag nating paintulutan mga kapatid na mas iniibig ng buong pamilya ninyo ang pera, 20 pesos, 500 pesos, 1,000 pesos. Ay nakakalungkot mga kapatid, mas attractive ang cellphone kaysa Diyos sa mga anak natin. Mas attractive ang pera kaysa Diyos sa mga anak natin. Ibig sabihin, anumang attractive sa miyembro ng ating pamilya, yun ang iniibig nila. Bakit hindi natin gawing kaibig-ibig ang Diyos sa loob ng ating pamamahay? The most love in the home should be the Lord Jesus Christ. Pansin niyo? Alam ko si Belte, sabi ko, sa susunod na linggo, meron tayong practice preaching. Junior, sabi ko, sumali ka. Ginawan ko ng message ang tungkol sa children obey your parents. Sabi ko ganito, yung sasali, 150. Yung mananalo, 350. Pag inipon mo yun, 500. Sabi sa akin ni Belte, hindi naman totoo yan eh. Pera. Akalain mo yan. Mas interesado sa pera kaysa Diyos. Samantalang mga kapatid, pagka Diyos muna tayo, anong sabi ng Diyos? "I will supply all your needs." Kaya dapat the most love in the home is God. Diyos. Hindi pera, hindi anumang profession, hindi anumang bagay mga kapatid. Dapat i-single out natin Diyos lamang. Number one na mamahalin natin sa tahanang ito, walang iba kundi ang Panginoong Hesukristo, ang Diyos natin, ang Biblia natin, ang simbahan natin, ang gawain ng Diyos, wala nang iba. Mga kapatid, pag hindi natin uulit-ulitin yan sa ating mga anak, kasi paulit-ulit lang naman yan eh. Hindi nakukuha po yan mga kapatid sa isang one shot. Hindi, paulit-ulit yan. Tinan nyo po, anong sabi ni David?
Psalms 18 verse number 1, I will love thee, O Lord, my strength. I will love thee, O Lord, my strength. Di ba napakaganda na marinig natin sa bibig ng ating mga anak, Panginoon, mamahalin kita. Ha? Ng buong kalakasan. Verse number 16, 116 verse number 1, I love the Lord because He hath heard my voice and my supplications. Di ba napakaganda na yung Diyos natin nakakarinig? Amen? Buhay. Matthew 22 verse number 37, Jesus said unto him, Thou shalt love the Lord thy God with all thine heart, and with all thy soul, and with all thy mind. Bakit? This is the first and great commandment. Alam nyo, pag ito po ang unang minahal at inibig ng buong pamilya natin, anumang problema meron tayo, madali pong pag-usapan. And then, number 5, paano natin kikilalanin at tatratuhin ang Diyos sa loob ng ating pamamahay o pamilya? Obeying God's word must be the extreme priority in the home. Tinan niyo po ito. Balik po tayo doon sa binasa natin. Chapter 4, verse number 1. Chapter 4, Deuteronomy chapter 4, verse number 1 and 2. Sabi ng Bible dyan, Now therefore hearken, O Israel, unto the statutes and the judgments which I teach you, for to do them that ye may live, and go in and possess the land which the Lord of your God, the Lord God of your fathers giveth you. Ye shall not add unto the word which I command you, neither shall ye diminish aught from it, that ye may keep the commandments of the Lord your God, which I command you. Bakit? Verse number 6, ang ganda yan. Keep therefore and do them, for this is your wisdom and understanding in the sight of the nations, which shall hear all the statutes, these statutes, and say, Surely this is great nation, is a wise and understanding people. Mga kapatid, again, the same book, chapter 32, ang ganda po ito. Punta lang natin sandali. 32, verse number 45 and 47. Sabi ng Bible dyan, And Moses made an end of speaking all these words to all Israel. And then sabi niya, And he said unto them, Set your hearts unto all the words which I testify among you this day, which ye shall command your children to observe to do all the words of this law, for it is not a vain thing for you, because it is your life. And through this thing ye shall prolong your days in the land whither ye go over Jordan to possess it. Tinan niyo po. Ano sabi niya? Ye shall command your children to observe to do. Bakit? Because it is your life. Amen. Now, makinig po. Life, apart from this book, is a ruined life. Anumang buhay na hiwalay sa salita ng Diyos, sirang buhay. Anumang pamilya, mga kapatid, anumang institution na walang kinalaman ang aklat na ito, sirang institution. Kaya nga, Bible wisdom comes from obeying God's word. Success really comes from obeying God's word. Joshua chapter 1 verse number 8. Anong maibibigay sa atin? Good success. Hindi po ibig sabihin na may posisyon ka na, tagumpay ka na. Right. Hindi po. Right. Ang totoong tagumpay ay nasa Panginoon at pagsunod mula sa salita ng Diyos. Tinan niyo po, katunayan, marami po tayong mga kilala. Yung iba ho, nakarating po dito sa ating simbahan, ang gaganda ho ng posisyon, rangkong,
Naabot po nila yung minimithi nila, mga kapatid. Hinahangad nila, pinapangarap nila na position, naabot nila yun, mga kapatid. Pero anong dulo ng kanilang buhay? Bagsak pa rin. Ha? Kaya mga kapatid, ito, ang Biblia, hindi mo kinakailang diskubrihin pa para masabi mo o bago mo sabihin, uy, totoo pala, hindi po. Sigurado na po ang Biblia. At ang kasiguraduhan po, mga kapatid, ng tagumpay ng Biblia na sinasabi niya ay 100%. Sapagkat wala pa ho akong nakita na sumunod sa Biblia na napahamak ang kanilang buhay. Pero lahat ng mga tao na sumunod sa Biblia, katulad ni Moses, katulad ni Joshua, katulad ni David, katulad ni King Solomon, katulad ni Paul, katulad ni Peter, at marami pa pong iba, yung buhay ng ating pastor, yung buhay ko, yung buhay ng mga si Sir Al, si Sir Willie, at ang buhay ng bawat isa sa atin, proven na po na ang tagumpay ay Biblia ang nagbigay sa atin. Kaya kayo mga young officer na nandito, mga PMAers, kayo mga nagsisimula sa serbisyo. Ito po, sila Sir Al, Sir Willie, proven na po nila ito. Ibig sabihin, sabi ko lagi sa mga anak ko, alin na mas maganda? Sumunod ka pagkatapos paluin? O, sumunod ka na para hindi mapalo? Di ba? Alin mas maganda? Mag-backslide ka para sasabi mo, meron akong gustong patunayan sa Panginoon. Di na. Ha? Mga kapatid, parang yung isang ano, sabi niya, alo, lumayas sa bahay. Isang buwan lumayas. Tapos sabi niya, Pastor, sabi niya sa akin, ang dami kong natutunan sa paglayas ko. Sabi ko sa kanya, Brad, naniniwala naman ako sa sinasabi mo na marami kang natutunan sa paglalayas mo sa bahay. Pero mas marami ka sanang natutunan sa Biblia kung nanatili ka yung gano'ng kakatagal sa paglayas mo at itinagal mo dito, dinagdag mo sa pagtagal mo sa pakikinig at pagsunod sa Biblia, mas marami kang matututunan. Hindi mo kinakailangan ma-experience pa ang Biblia. Mga kapatid, mas maganda ito. Ako, proven na po sa aking buhay ito. Praise the Lord. Salamat sa Panginoon, mga kapatid. At ang Biblia, anumang profession natin sa aman nating gamitin, kapatid, ay kagamit-gamit, profitable ang Biblia. Sa aman ng gulo ng ating buhay, hanggang sa langit, kapatid, kapakipakinabang ang Biblia. Sapagkat ang sabi ng Biblia, heaven and earth shall pass away, but the word of God shall not pass away. Mga kapatid, mga bisita namin, salamat sa Diyos na kayo nandito ngayong umaga. Napunta po kayo dito, dinala kayo ng Diyos mismo upang ang marinig ninyo ay tungkol sa aral ng totoong Diyos na dapat ninyo makilala, marinig, at patuloy at tuloy-tuloy na dapat nyong kilalanin yung Diyos na tinuturo ng Biblia, King James Bible. At sa mga matatagal na pong mananampalataya, huwag tayong magsawang kilalanin ang Diyos natin. The more we know Him, the more we love Him. And the more we love Him, the more we serve Him. Pao, mga kapatid, parang, sa akin nga, misa, parang pakiramdam ko, kahapon lang ako naligtas. Ang sarap kilalanin ng Panginoon. Ang sarap mahalin ng Panginoon. Ang sarap paglingkuran ng Panginoon. Mga kapatid, wala pa hong tao na umibig sa Diyos na dinismaya ng Diyos. Pero lahat ng mga taong umibig sa Panginoon, nagtapos po sa tunay at totoong tagumpay. Moses, Joshua, David, King Solomon, ano sabi niya? Let us hear the conclusion of the whole matter. Fear God and keep His commandments. Bumalik pa rin sa Diyos. Tumayo po tayo. Dakilang Diyos, marami pong salamat ngayon pong umaga. Thank you po na meron kaming Diyos na patuloy. Meron kaming Diyos na nakilala katulad po ninyo at patuloy po na aming kikilalanin at mamahalin at tatratuhin, Panginoon, na pinakamataas sa buong buhay namin. O Diyos, pagbalain niyo po, salamat po sa church na ito, salamat po sa aming pastor, salamat po sa patuloy niyo pong ginagawa sa aming buhay through this church.
Panginoon, kausapin niyo po kami ngayon pong umaga. Paul said, I am what I am. Thank you po, Panginoon. Hindi man kami karapat-dapat, kami man po ay basura, pero Panginoon, salamat po na kami po'y binigyan niyo po ng pagkakataon na makilala kayo namin. At ito po ang ginawa niyo po, ebidensya na kayo po ay totoo nga po, sapagkat napakarami po kayong ginawa sa aming buong buhay. Tayo po'y kinausap ng Panginoon, lumapit po tayo sa altar at kausapin po natin ang Panginoon. Kilin Diyos, maraming salamat po sa ginawa niyo po sa aming kalagitnaan at salamat po sa paggamit niyo po kay Pastor RJ. Salamat sa mensahe, Panginoon, na kinakailangan po namin kilalanin, Panginoon, ang totoo at buhay na Diyos. Kayo po ang manguna po sa bawat isa amin nakapakinig po nito. Makita po namin ang kahalagahan ng pagkakilala po sa Diyos. Salamat po, Panginoon, at kausapin niyo po ang aming mga bisita. Kausapin niyo po ang bawat bisita po na narito na ngayon lamang po naka-attend sa ganitong klaseng pagtitipon na patuloy na hanapin po ang totoo na Diyos, Panginoon. At patuloy na makilala, Panginoon, ang totoong Diyos. At ito po ang siyang paghariin naming lahat sa aming tahanan, Panginoon. Salamat po, Panginoon. Ito po ang aming dalangin sa pangalan po na Jesus. Amen. All right, back to your seats for a while.